nakakasabay namang bumisita kagabi sa burol ni Mang Dolphy ang mga nakasama niya sa Sampaguita Pictures. At tinutukan po yan ni Salima Refran. Parang nag-reunion ang mga nakatrabaho ni Tito Dolphy sa Sampaguita Pictures kagabi. Sa eulogy, sinariwa nila ang ala-ala ng hari ng komedya. Dolphs, I will always remember the last time came through. Naroon ulit si Eddie Gutierrez na nakasama ni Dolphy sa maraming pelikula. Kaya naman naman si Dolphy, ang galing sumayaw. Cha-cha, boogie, pasatope, lahat sinayaw ni Dolphy. Nung natapos ang gabi, lahat ng babae nakapulupot na kay Dolphy. Ako talaga na lang natin na sa atin. Present din ang iba pang Sampaguita stars na sina Gina Alahar, Barbara Perez at Herman Moreno. Bumisita rin sa burol sa Monsur del Rosario na tinulungan daw ni Dolphy sa kanyang showbiz career. I owe him my movie career. He's the guy who gave me my break, who discovered me, gave me my first movie. His number one advice was make pakisama. Naroon din si Kay Torres, anak ni Nida Blanca, na nakatambal ni Pidol sa John and Marcia. You and Tito Dolphy are together now and masaya na sila up there. Malungkot naman tayo dito. John and Marcia will never be replaced. Dumalaw rin sa burol si Mark Anthony Fernandez, half-brother ni Vandolph, sa dating partner ni Dolphy na si Alma Moreno. Nakakita ko kay Tito Dolphy noon ang natutunan ko sa kanya maging masayahin, maging mapagpatawad, maging mapagmahal. Ang driver naman ng Comedy King mula pa noong 1976, di iniwan ang amo mula sa ospital hanggang sa lamay. Sa ganitong paraan daw niya kasi may papakita ang kanyang pagmamahal at pasasalamat. Nagpapasalamat naman ang pamilya Quizon sa patuloy na pagbuhos ng suporta at pakikiramay. Sobrang nagpapasalamat kami doon nga sa mga hindi nakakaabot ng viewing. Humingi kami ng tawad. Doon pa lang sa isipin niyong pumunta o pumunta man kayo, alam na ko ng tatay ko yun. Salima Refran, Nakatutok, 24 Horas.